Nabulabog ang buong komunidad, takbuhan ng mga tao, may kasalanan at wala. Kanya-kanyang tago. Sinira po nila yung pinto, pinukpo po nila ng martilyo yung semento po doon para mabuksan. Ayun po, pagkabukas niya po, tinutukan po kami ng baril na takot, agad kami pinalabas niya. Tapos sinalukat buong bahay po namin. Pagkalabas po ng dogs doon sa katabi namin bahay, sabi ko, mga bakit di niyo to sinabi? Nakatakot din po ako doon sa nakatutok na baril sa amin, kaya... Nakatutok kasi yung kanina pa po yung nakatutok sa amin, yung pumasok pa lang siya, nakatutok na yun. Pagpasok ng tropa, sir, nilak na po yung pinto, sir. Nilak po yung kwarto, hindi nakapasok po yung mga polis. Hindi na po kayo pinaglakan ng pinto, meron po siya ginalaman doon. Natural lang yung fear. Kita lang may gulo, sinara yung pintuan. Makay nila yun eh. Boarding, sandali. Ang kapitan, at saka yung kagawad ng mga barangay, hindi pwedeng hindi alam ang nangyayari. Diba? Kami, andun na kami. Sige, bata ka. Alam naman namin, kita namin yung tsura mo eh. Pero ang problema, hindi ko rin kinalang nanay mo. Anong nawarang? Anong nawarang po? Sino po niyo po hinaharang? Hindi nga po namin. Nandito nga daw sila eh. Nandito lang ako kasi kami din eh. Niloloko mo na lang kami, niloloko mo, gusto mo namang maglagay. Kaya tayo hindi yung maasenso. Sabi ko, this must stop. Kinapi ka ba? Sumbong mo kay Tulfo. Maing adlaw mga higala, in normal times, kapag by pulis, komportable ang mga mamamayan. Ang mga pulis ay lingkod ng taong bayan, tagapagtanggol nila. But these are not normal times, especially to Rosaline and Alexa. Kapag may pulis, baligtad ang pakiramdam nila. Ano ba ang problema? Obviously, para kina Rosaline, Alexa, ang problema ay pulis. Pulis. Rotten to the core, bulok hanggang sa kaloob-looban. I expect them to tell me the truth and only the truth and nothing else. Ito ang banat ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine National Police isang araw noong January 2017. Noong araw na yon, pinagmumura niya ang mga pulis na ipinatawag niya sa Malacanang. Some 228 of them. Gusto ninyo pera and you get it from the people. Pinapahiya ninyo ang gobyerno. Ay nako. Sabi ko hindi ako yung mayor na takot-takotin ninyo ng... Patong-patong na hablang administratibo at kriminal ang nakasampa laban sa mga nasabing hoodlums in uniform. Isang taon at kalahati pa lamang noon ang tukhang war on drugs. On the other hand, tuwang-tuwa ang mga bulok na pulis dahil meron silang tukhang for ransom. Ka-aresto pa lamang noon ng mga pulis na sangkot sa pag-kidnap at pagpatay sa isang Korean businessman. Ang krimen ay ginawa ng mga bulok na pulis sa mismong loob ng Camp Crame. Brutal ang sinapit ng Koreano. Sinakal siya hanggang mamatay. Sila lamang kaya ang rotten to the core o buong PNP. Buong PNP. Ang dalawang kaso natin ngayon ay sumbong na mga karaniwang tao. Ang mga ito ay hindi brutal, hindi earth-shaking, hindi sensational news, hindi viral sa social media, no matter. Hindi kami mapapagod hawakan ang sumbong na mga karaniwang tao. Bakit? Dahil araw-araw, ganito ang pang-aabuso sa mga karaniwang mamamayan. To us, that is what matters most. At yan ang dahilan kung bakit para sa mga Rosaline, Alexa, Dahlia at John Mike, laging handang tumulong ang isumbong mo kay Tulfo. Ang unang sumbong na ilalatag natin ay nangyari noong 2019. E bakit ibinabalik namin ngayong 2021? Akala namin, resolbado na ito. Yun pala,
nakabitin pa. Problemado pa rin ang mga inapi. Ang mga biktima ay ginugulo pa rin ng mga pulis na bumiktima sa kanila 2 years ago. Ano ba kami nagkikita dyan sa mga nabuhay ko, sa ano nga, sila nga ang nagbiro sa akin na may kaso pa. Which brings us to another point. Hindi law enforcement lamang ang may problema, pati ang judicial system natin palpak. At ang naghihirap, mga karaniwang tao na naman. Balikan natin ang mga detalye ng sumbong na ito sa report ni Karen Alvarez. Salamat, Kuya Mon. Ang biktimang binabanggit ni Kuya Mon ay si Rosalyn Reyes. Nagbebenta siya ng mga beauty products, mga damit at mga bag. Massage therapist din siya. Siya ang breadwinner ng kanyang nanay at 12 years old na anak na si Alexa. Palibhasa'y talagang tagapasay si Rosalyn. Pamilyar siya sa lugar. Inaamin niya may kaguluhan sa kanilang community. Pero sa buong buhay niya at ng kanyang anak, minsan lamang silang nasabit sa gulo. Nang magkaroon ng operasyon ang Drug Enforcement Unit ng Pasay City PNP sa kanilang lugar sa Barangay 14 Humildad Street, Pasay City noong June 13, 2019. Nabulabog ang buong komunidad, takbuhan ng mga tao, may kasalanan at wala. Kanya-kanyang tago. Kainay, umabot ang sigawan kina Rosalyn at Alexa sa inuupahang maliit na silid sa third floor ng isang tenement building. Parang may naghahabulan na. May narinig kayong mga naghahabulan. May naghahabulan. Nagsisigaw. Nagmamadali. Parang may bumagsak sa bubong dyan. Mm-hmm. Dito lang kami. Ako, inano ko to. Tinukuran ko to para hindi, baka dito sila pumunta. Itago, di ba? Sinarado ko yan. Tapos dito, yung nakatuwak ko na kasi parang samdam ko lang anong mangyari. Mm-hmm. Dito, umiiyak na. Hinginergis. Nalalamig na yung kamay nito. Mm-hmm. Natatakot siya. Mabilis sa mga pangyayari. Heto na ang mga pulis sa mismong pinto ng silid ni Rosalyn at Alexa. Tapos sinara po agad niyo yung pinto kasi natakot po kami. Niyakot niyo po ako agad. Kasi yung kamay ko po kasi nangilalamig. Kasi nito mga ano to? Pulis to. Sinira po nila yung pinto. Pinukpo po nila martilyo yung semento po doon para mabuksan. Yung pagkabukas po nila, inano agad nila yung pinto na tinulak ko ng tinulak. Tapos binuksan naman ni Mama kasi hindi kami kasali kung ano man. Tanda ni Alexa, mga 5 armado at nakasibilyang pulis ang pumasok sa kwarto nila. Iyon po, pagkabukas niya po, tinutukan po kami ng baril, natakot agad kami pinalabas niya. Tapos sinalukat buong bahay po namin. Pagkalabas po ng dogs dun sa katabi namin bahay, sabi mga bakit di niyo to sinabi? Uh-huh. Eh, di po namin naman alam rin yun. May nakuhang drugs. Okay. Pero saan nakuha yun? Doon po sa kapitbahay namin. Galit na galit ang mga pulis kay Rosalyn. Maraming naman si nanay. Tapos sabi niya, sir, hindi po talaga kami kasahin. Ito po talaga ID ko, sir. Hmm. Sir ka na siya dyan po, sir. Ito na nga po. Nangatin na naman ang kamay ng mga pulis. Tapos po, kinuha po yung pera namin pang-opera ko po. Pang-operaan ka ba? Saan? Ngipin po. Kasi po nakapasok sa ilong. Yun, nag-iipon si nanay na pang-pa-opera. Pagkano yung pera? 29,000 po. Hawak nito eh. Hawak mo yung document. Alam, binigay ko na sa kanya eh. Oo. Kasi yung pera niya. Pinatakot din po ako dun sa nakatutok na baril sa amin. Kaya... Nakatutok kasi kanina pa po yung nakatutok sa amin. Yung pumasok pa lang siya nakatutok na yun. Eh gusto nga ano yun ni mami yung mga gamit. Para nakatutok na. Nakatutok para hindi kami, hindi daw kami manggulo dito. Nawala rin ang mga panindang sapatos, sandals at terno ni Rosalyn. Matapos limasin ang valuables nila, ipinosa si Rosalyn at tinangay ng mga pulis. Ano kasalanan ni nanay? Bakit kinuha nila? Eh, sabi daw po damin, nila, ba't daw po hindi binuksan yung pinto? Eh, takot na takot lang naman ayaw, po kasi rin kami yun. Sa madaling sabi, napabilang ang inosenteng sina Rosalyn at Alexa sa Operation Tokhang kahit wala silang kamalay-malay. Anong nararamdaman mo ngayon, Alexa, sa mga nangyaring ito sa inyo? Naiyak mo. Kanong miyak yun? Okay. Si mama mo, kamusta? Siyempre anak ko yun eh. Opo. Nakakalungkot na mangyari, makulong na walang kasalanan. Kami naman ng mga pamilya, wala naman kaming mga gulo-gulo na yan eh. Kamusta naman daw po siya?
ay iyak nang iyak nga dahil ay, wala talaga akong kasalanan, wala talaga, sabi nga. Pati ako na iiyak. Ayan. Nakakulong ang ina. Ang anak ay pansamantalang tumigil sa pag-aaral. At ang dahilan ng kanilang problema, tama si Kuya Mon. Pulis. Binisita ng sumbong mo kay Tulfo ang Pasay City Jail. Ang habla ng mga tarantado at kawatang pulis Pasay kay Rosalyn, obstruction of justice. Ano bang animal itong obstruction of justice? Attorney, in plain language, anong ibig sabihin ng obstruction of justice? Mon, dito sa Pilipinas, ang obstruction of justice ay paglabag sa Presidential Decree No. 1829 o mas kilala sa tawag na Act Penalizing the Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders. Ayon sa batas na ito, maraming acts na ituturing nating obstruction of justice. Ito ay maaaring maisagawa ng sino mang tao na sadyang pumigil o naging dahilan upang hindi maaresto o mahuli ang isang suspect. Ang magandang example nito, Mon, yung pagpigil sa isang witness o saksi na magbigay ng testimonya o magtumistigo sa korte o i-report ng krimen o ang mga taong alam niyang gumawa ng krimen sa mga kinauukulan. Pag tinakot ka o yung sino man sa pamilya mo, nasasaktan nila para hindi ka tumistigo, obstruction of justice din yan. Pati yung pag-intentional na mong binago, sinira, itinago ang anumang ebidensya na mahalaga sa paglilitis ng kaso, yun, obstruction of justice din. Ganon din pag gumamit ka naman ng taking dokumento, records, or ebidensya sa kaso na makakaapekto sa kalalabasan ng mga investigation o official proceedings ng korte, obstruction of justice din yan. Pinaka-common na gawain natin, na ginagawa ng mga tao, yung pagtatago o pagtatakip. Sino man na alam naman nila na gumawa ng krimen o suspect sa isang krimen, obstruction of justice din yun. Attorney, ano yung kaparusahan kapag napatunayan na ikaw ay nagkasala sa obstruction of justice? Ang sino mang mapatunayan na nag-commit sa ng obstruction of justice under PD 1829 ay maaaring makulong ng 4 na taon hanggang 6 na taon o pagbayarin ng 1,000 hanggang 6,000 o maaari ding parehas na makulong at magbayad ng multa. Kung iisipin, madali lang talagang magbintang o mag-file ng kaso ng obstruction of justice. Pag pinigilan mo yung pulis, pwede kang sabihing obstruction of justice. Meron tayong constitutional presumption of innocence. So, ibig sabihin nun, hanggat hindi napapatunayan ng pulisya o ng prosecution na guilty ka beyond reasonable doubt, tamatan ng batas, mananatiling inosente yung akusado. Yung inaresto ng mga pulis ay isang ginang, hindi siya nagsara nung gate. Napagdiskitahan lang siya. Kung hindi sa amin ay palagay ko hindi makakalabas siya. Ang ginang na tinutukoy ko ay walang relasyon doon sa hinahabo, tinutugis ng mga pulis. Nagkataon lang talaga na may nagsara nung gate na papunta sa kanilang floor at hindi nahuli yung suspect. Kaya siya napagdiskitahan. Ano ang magiging depensa niya? Sa mga ganitong kaso, mahalagang tignan natin kung present lahat ng elements. Kagaya na sinabi ko, mahalaga na may intent. May intent ka and willfully and knowingly mong ginawa to impede, frustrate, obstruct the criminal investigation or paghuli sa suspect. Kasi kung magkulang man ng isa sa mga elements na ito, kagaya ng sinabi mo, wala namang intensyon, hindi siya magpa-qualify as obstruction of justice. Yun na nga, yung sabi mo nga, kailangan may intensyon na to impede the prosecution of justice. Yung ano-ano yung suspect at wala naman siya, hindi naman siya nagsara ng gate, siya lang napagdiskitahan. Pwede ba siyang balikan yung mga pulis for pwede niyang balikan ng mga pulis kung mapapatunayan na hindi siya guilty sa obstruction of justice. Pwede siyang magreklamo ng malicious prosecution sa mga pulis. Agad kong tinawagan si Attorney Percida Acosta, Chief ng Public Attorney's Office,
para ikonsulta ang kaso ni Roselyn at humingi ng tulong. Ano, kuya ko? Presida, may hingi ako ng tulong sa'yo. Ano po yun? May nakakulong na babae dyan sa Pasay City Police Station. Obstruction ang kaso, ikinaso. Roselyn Reyes. Oo. Baka pumunta ako ron ngayon sa Pasay Police Station, makiki-interviewin ko. Papuntay ko yung pao ngayon to. Tandang-tanda ko, Kuya Mon, kinansela mo ang out-of-town trip mo. Sabi mo, hindi pwedeng hindi ko ito maaaksyonan agad. Kasama si Alexa, sumugod tayo sa Pasay City Police Station. Humarap sa atin ang hepe nila noon na si Colonel Bernard Young. Ipinatawag din niya ang chief ng Station Drugs Enforcement Unit na si Major Wilfredo Sanghel. Charge for obstruction of obstruction. Alexa, ito yung ito naman ang panig ni Major Sanghel. Spirit infested at saka ng police. Pasok pa lang po ang mga police. Nagsisigawan na po yung mga tao. Nag-operate po yung mga police natin sa nag-interest ng bypass operation because of issues of Pinoyas. Pinangatawanan ni Major Sanghel ang maling akusasyon kay Rosalyn. Ngayon, pagdating dun, sir, magpasok ng tropa, sir, nilak na po yung pinto, sir. Nilak po yung kwarto. Hindi nakapasok po yung mga polisi. Hindi niya po kung pinaglakan ng pinto. Meron po siya kinalaman doon. Natural lang yung fear. Nakita lang may gulo, sinara yung pintuan. Makain nila yun eh. Is there a place? Is there a abode? So sinara nila. So wala naman parang nagkakaturo ng sos. Sanghel! Sanghel! Apelido mo ay katunog pa naman ng anghel. Dalawang tanong, Major. Una, nasaan ang common sense mo? Ikalawa, bakit nyo nilimas ang bahay ni na Rosalyn? Ininspeksyon namin ni na Colonel Young ang mismong pinangyarihan ng insidente para malinawan ang mga kwento at kontrakwento. Makitid at matarik ang mga baitang ng hagdan paakyat kina Rosalyn. Wala pang barandilya o anumang hawakan. Bago tuluyang makaakyat sa second floor ng gusali, kapansin-pansin ang kakaibang gate na paitaas kung buksan. Ganon rin sa pag-akyat sa third floor. Ito, winasak na ito. Ito yung bahay niya. Opo. Maliit lang po talaga. Ako, titin ako ah. Tama, maski sina Alexa at Rosalyn, hirap sa pagbubukas sara sa gate na ito. I think uuwi ka doon, Alexa, nahirap na hirap kang buksan yon. Kung makatok na lang po ako, minsan natatagalan. E sino nagbubukas para sa'yo? Yung mga mga lalaki. Kundi naman po, pag narinig ako ni Mama siya. Dumating din si Kapitan Nelson Orate ng Barangay 14, Pasay City, na sumasakop sa Humildad Street. Aba, si Kapitan kumampi agad sa mga pulis. Sinubukan nga raw harangin ni Rosalyn ang mga pulis. Anong naharang sila? Anong naharang po? Sino po ninyo po hinaharang? Hindi nga po lang. Dito nga daw sila eh. Hindi ko lang nga po kasi kami din eh. Diba kami, andun na kami. Sige, bata ka. Alam naman namin, kita namin yung tsura mo eh. Pero problema, hindi ko rin kilala ang nanay mo. Pwedeng, ang kapitan at saka yung kagawad ng mga barangay, hindi pwedeng hindi alam ang nangyayari. Itiniin mo yung anak ko na siya nagsarado eh. Ay, wala mo. Ang kwan mo, constituent ko siya, dapat sinabi mo na ganito nangyayari. Yung pinalalabas ng puli, ng mga pulis. Siya ang nagsarado. Kaya, ako nakikita ko, hindi pwede. Yung babae po, tapos sinarado po ni Chief yan. Kaya po binasag namin to. Wait lang, kuya. Kasi may babae pa dito. Baka yung may-ari yun. Si Ate Daisy nagsara. Hindi si Mama. Matapos ang inspeksyon sa Humildad Street, bumalik kami sa opisina ni Colonel Young. Nag-usap kami ni na Attorney Karen Del Rosario ng Public Attorney's Office para sa paglaya ni Rosalyn. Nakausap
Kausap ko na po si Rosaline kanina. Yes. She chose inquest instead of preliminary investigation. And I explained again the process. And I also asked Fiscal Ginto yung status ng case and for resolution na po. So hindi pa nito? Pwede mahabol? Because the case is not been filed in court yet. Tuluyang naifile ang habla kay Rosaline. Violation of PD 1829 or obstruction of justice sa branch 45 ng Metropolitan Trial Court, Pasay City. At any rate, tatlong puntos ang ipinangako ni Colonel Yang. Una, ibabalik ang 29,000 pesos ni Rosaline. Ikalawa, asikusuhin nila ang piyansa niya para sa kanyang temporary release. At ikatlo, ipapadismiss nila ang habla. Ika nga, kalat mo, linisin mo, problema mo, ayusin mo. Ilang araw matapos, may tampok sa isumbong mo kay Tulfo ang reklamo ni Alexa. Pansamantalang pinalaya si Rosaline noong 2019, ngayong 2021 technically wanted na siya. Sino magbalik sa'yo ng pera mo? Si Hepe po. Ayun. Si Colonel Yang. Ayun. Sakto naman. Sakto po. Walang labis, walang kulang. After 2 years, ito na naman sina Rosaline at Alexa sa aming opisina. Hindi pa nadidismiss ang kaso sa Metropolitan Trial Court ng Pasay City. Naka-archive ang habla kay Rosaline. Kansilado ang kanyang piyansa dahil hindi raw siya dumalo para sa hearing. Pero sabi ni Rosaline, wala naman siyang natatanggap na sa pina may standing arrest warrant sa kanya. Kailangan na naman niya na magpiyansa to the tune of 36,500 pesos kasama ang court commission. Natatakot po ako sa mga araw nang nangyari. Kasi nakikita nila ako araw-araw eh. Pwede ka naman lumipat. Uy, willing na willing po ako sir. Wala lang talaga akong mapuntahan. Wala lang akong choice sir. Kasi hanap buhay talaga ang kailangan ko ngayon ito. Sinusuportahan ko ito sila. Muli kong kinausap si Colonel Yang, ang dating hepe ng Pasay City PNP. Ngayon ay hepe na siya ng directorial staff ng Southern Police District ng National Capital Region. Ipiniluwanag ko sa kanya ang problema. Sino ko nang pwedeng pa-viber na lang sa akin kung may warrant na para ma-inform ko na sila na may coordinate na sa na mapadismiss na yan. O, sige. Yung nga pag-usapan natin ko, sir. Okay, maraming salamat po, Colonel. Sige po, sir. No problem. Sana nga, Colonel Yang, sana nga ay tuluyan ang mawala ng problema si Rosaline, isang karaniwang tao. Rotten to the core. Bulok hanggang sa kaloob-looban. Ganyan ba talaga ang police establishment sa Pilipinas? Ang Philippine National Police ay binubuo ng 220,000 men and women officers. Isa sa mga unang inasikaso ng presidente ay ang salary increase ng mga pulis. Ang sweldo ng pinakamababang pulis ay 29,668 pesos. Katakot-takot pa ang kanilang privileges, allowances, incentive, and hazard pay, etc., etc. Pero ang marami sa kanila, parang gutom na gutom pa rin. Parang gutom na gutom pa rin. Sabi ni Presidente Duterte noong 2017, halos 40% ng PNP ay sangkot sa mga gawaing ilegal. Kahit mas mababa pa rito ang bilang ng mga bugok na pulis, hindi dapat sabihin na ang mga sumbong sa amin ay isolated cases. One police abuse is still one too many, sapagkat maaaring ang abuso ng pulis ay sumira sa buong buhay ng isang karaniwang tao. Paano ako magsisimula, ma'am? Kung halimbawa nyo dito ko ibang lugar, hindi ko alam paano naman magsimula. Puro na lang kami simula ang ina po. Saan kami nagsilipat-ilipat? Simpleng salita ng isang karaniwang tao na ang buhay ay sinira ng abuso ng pulis. To serve and protect,
Yan ang magiting na sumpa ng PNP. Anyari. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo at ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat og mabuhay! Inapi ka ba? Yan ang aming tanong. Malaki man o maliit ang pangaapi, magsumbong po kayo sa amin. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po!